Welcome home, son. I've been expecting you. See, I am faithful, and I will always be your faithful father. This is our song of praise to you, Father. All the glory belongs to God alone. Lahat ng papuri sa Diyos lang karapat dapat ibigay. Lahat ay mababa at ang Diyos lamang ang maitaas. Yan ang laging desire dapat ng puso natin.
Kasi the more nating itinataas ang Diyos, the more nating ibinababa ang ating mga sarili, hindi magdadalawang isip ang Diyos na patuloy tayong itaas. All the glory belongs to God. Bakit? Wala tayong kayang gawin maliban ang Diyos ang magbigay sa atin ng kakayanan. Pwede kang gumawa, kakayanan mo. Pero laging tatandaan, in the end, hindi mag-glorify ang Diyos. Pero gusto ng Diyos, i-acknowledge natin ang lahat ng bagay na gagawa natin dahil sa Diyos. Kaya ang lahat ng papuri sa Panginoon sa patuloy na pagtitiwala sa atin. Dahil pag ayaw na tayong pagkatiwalaan ng Diyos, anytime pwede niyang bawiin. Pag ayaw ko ng pagkatiwalaan ng Diyos ng buhay, anytime pwede niyang bawiin. Pag ayaw ko ng pagkatiwalaan ng kakayanan, ng kayamanan, ng talento, ng pamilya, lahat ng bagay na meron tayo, pinagkatiwala lang ng Diyos. Ang talangin natin, gawin tayo ng Diyos na maging mabuting katiwala. Sa gabi ito, marami pong salamat sa Panginoon na patuloy na nagtitiwala sa iyo at sa akin. Thank you, Lord, sapagkat patuloy mo kaming pinagkakatiwalaan. At sa gabing ito, buksan po natin ang ating teksto, isa pong magandang verse na pinakita po sa akin ng Panginoon sa gabing ito. Na tunay nga na mararanasan po natin kung gaano ang hinanda ng Diyos sa mga taong nagtatapat at nagtitiwala sa Kanya. Sabi po sa Matthew 25:34, "Then the king will say to the people on his right, 'Come you that are blessed by my Father, come and possess the kingdom which has been prepared for you ever since the creation of the world.'" O di ba? "At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan." Biruin mo, mula pa ng likain ang sanlibutan, may inihanda na pala ang Diyos na kaharian. At i-welcome niya yung mga taong tapat na nagtitiwala, naglilingkod, nagsasakripisyo at gumagawa ng kanyang kalooban. Ever since the world, diba? Ever since the creation of the world, hinanda na ng Diyos yun. So ang tagal-tagal na nun, ibig sabihin hinanda na ng Diyos, bago pa nilika ang sanlibutan, hinanda na ni Lord yung kaharian na ating pupuntahan. Sabi ko sa inyo hindi tayo tagalupa, dayuhan lang tayo dito. May kaharian tayong inihanda ang Diyos para sa atin. Amen. Tayo munang lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin at magpasalamat tayo sa Panginoon. Lagi ka naming pinasasalamatan, o Diyos, dakila sa lahat. Salamat minsan paginising mo kami sa umagang ito. Salamat sapagkat patuloy mo kaming pinagkakatiwalaan ng buhay. Salamat sa lahat ng kakayanan, sa lahat ng bagay na binibigay mo, sa lahat, Panginoon, na pagtitiwala mo sa amin, na huwag ka naming mabigo, Panginoon. Ang gabing ito, minsan pa, makikinig kami ng iyong mga salita dahil mahal ka namin. Makikinig kami ng iyong mga salita dahil sa iyo, Panginoon. Makikinig kami ng iyong mga salita kasi ikaw mismo yung salita. At Lord, mahal ka namin, alam mo yan, Padre God. Ang nagmamahal sa iyong mga salita, nagmamahal sa Diyos, Panginoon. Ikaw ang nagsabi niyan. Kaya Lord, sa gabing ito, samahan niyo po kami. Diyan mo kami ng karunungan upang patuloy naming maunawaan ang mga salita mo na ayon sa iyong kalooban. Alisin mo yung prinsipyo ng tao. Alisin mo yung katalinuhan ng tao. Alisin mo yung personal reasoning namin. Alisin mo pa yung parang yung mga bagay na meron kami at ang masunod lamang yung kalooban mo at pangunawa mo at kung paano maunawaan namin ang salita mo ayon sa iyong kalooban. Busugin mo po kami sa gabing ito. At ang yung lingkod, dalangin ko, patuloy mong bigyan ng karunungan, nagpapasakop ako sa iyong kapangyarihan. Wala po akong kayang gawin, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Lahat dahil sa iyo. Humihingi ako ng karunungan, maipangaral ang salita mo ng may kapangyarihan, may pahid ng Espiritu Santo, na ihipo, magpapaunawa, at patuloy na gagawa sa puso ng bawat makikinig sa gabing ito. It is not by might nor by power, but by your Spirit, says the Lord. Pangako mo yan, Panginoon. Ikaw lamang ang mataas, sa iyo lamang mabigay ang lahat ng kapurihan, at lahat po kami ay mababa, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. So sa gabing ito, tunay nga po, ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa atin. Sabi niya, "Come, you that are blessed by my Father." Diba? Lahat ng pinagpala ng aking Ama,
come and possess. Di ba? Kumbaga, wini-welcome tayo ni Jesus Christ. Si Jesus po ito eh. Come and possess the kingdom which has been prepared for you ever since the creation of the world. O, di ba? Basahin po natin. Ang sabi po dito, the most widely accepted interpretations of this judgment is the purpose to determine who will be allowed to enter the kingdom. Yung pong ating pong teksto, nagpapakita rito kung paano yung judgment ng Diyos ay darating at dito natin malalaman kung sino ang may karapatan o will allow yung bibigyan ng karapatan o papayagang mag-enter sa kingdom ng heaven. So yan po yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Simulan po natin sa verse 31. Sabi dun sa verse 31, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. So yung verse 31, nagpapakita rito, Jesus the Son of Man will come sitting on His throne not only as judge but also as king. Sabi dito, anak ng tao. So sabi nila, si Jesus anak lang naman ng tao yan, anak ng tao. Pero ito nagpapatunay, babalik siya, isang anak ng tao kasi nagkatawang tao siya, pero babalik siya bilang hari na nakaupo sa trono. Siya yung magiging judge natin. At ang sabi doon, verse 32, sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. So sa verse 32, all nations, both Jews and Gentiles, haharap po sa Diyos. Huwag sinabing all nations, lahat ng Hudyo at lahat ng Hintil. Ang Hudyo po, yan po yung bayan ng Diyos. So pag hindi tayo kabilang sa bayan ng Diyos, Hintil ang tawag sa atin. Haharap tayong lahat sa trono, kaharap po si Jesus Christ, the Son of Man, bilang King and Judge po natin. At sabi doon, bubukdo rin, paghihiwalay niya ang tupa at ang kambing. O yan yung pinag-aralan natin, na ang tupa at ang kambing, kasi inilintulad tayo ng Diyos sa isang tupa. Tupa na masunurin, tupa na mabait ang personality, tupa na nakikinig sa tinig ng kanyang master. So tupa ang turing sa atin pagharap na. Sabi doon, pagbubuklo rin niya ang tupa at kambing. Verse 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. So yung mga tupa, ilalagay sa kanan, yung kambing, ilalagay sa kaliwa. Kaya pala sabi niya, then the king will say to the people on his right. So ang kinakausap pala dito ng king, yung mga people sa right, yun yung mga tupa. Kasi ilalagay daw ang tupa sa kanan, ilalagay ang kambing sa kaliwa. So sabi sa verse 34 sa teksto natin, then the king will say to the people on his right, come, you that are blessed by my father. So ibig sabihin, yung tupa ang may karapatang pumasok sa kaharian ng langit. Kasi sa tupa siya nakikipag-usap sa right. Tuloy po natin. The sheep on his right and at yung goat ay sa kanyang kaliwa. Ano pong sasabihin ni Jesus as king and judge? Basahin po natin. Verse 34, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, sa sheep, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. So yung teksto natin, yan yung pangako ng Diyos sa mga tupa. May inihanda ang Diyos na kaharian sa atin bago pa nilika ang sanlibutan. Kaya kapatid, isa pang patunay, hindi ka taga lupa. Hindi tayo taga earth. Meron tayong kaharian na pinaganda ang Diyos. Pinaganda niya tayo before the creation of the world. Ibig sabihin, nauna pang hinanda ng Diyos yung kaharian natin bago panilika ang mundo. Ibig sabihin, may mga tao, may mga tupa at tao talagang hinanda ang Diyos na makakasama niya sa kaharian. Okay, yan po yung sinabi. Verse 5, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Verse 36, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit sa inyo at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.
Sasagot ang mga matuwid, ang mga sheep, ang mga tupa. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Verse 40, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, na ang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. So anong gustong ipakita dito na bakit ganun po yung judgment statement ni Jesus Christ as King and Judge sa atin sa pagdating ng araw? Verse 34 to 40, the basis for judgment will be the kind of treatment shown to the Jewish people. So dito natin makikita sa text na ito dahil ang ginawa nyo sa mga kapatid ko. Sabi doon, verse 40, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo na ang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Kapatid kong ito. So ang tinutukoy ni Jesus, yung mga Jewish people. Bakit? Hudyo si Jesus sa mga kapatid kong ito. Pero sabi po ng New Testament, because of Jesus Christ, sabi doon, pagkamatay ni Jesus Christ sa cross of Calvary, wala ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng Hintil, lahat tayo pantay-pantay na sa harapan ng Diyos. So nung tinutukoy to, nung binasa to ni Jesus, sinabi to ni Jesus sa aklat ng Mateo, ang tinutukoy nyo nung panahon na yon ay ang ginawa sa kanyang mga kapatid na Hudyo. Kasi nandito siya nung panahon na yon. Pero nung siya'y namatay sa krus ng Calvary, inalis niya ang batas, di ba? Hindi inalis, ginanap niya ang batas. Kaya sabi doon sa Biblia, wala ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng Hintil, wala na lahat pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya pag ang ginawa mo sa pinakamaliit na kasama mo, hindi man siya Hudyo, dahil nga ginanap na ni Lord ang batas, ginagawa mo ngayon yan sa Panginoon. At ang sabi dito, ang sabi doon, ultimately, how one treats them will reveal whether or not one is saved. Diba? Kung paano magtrato ang isang tao, yun tupa. Kung paano magtrato sa gutom, sa mga uhaw, sa mga bilanggo, sa mga may sakit. Kung paano magtrato ang isang tao, dun mo makikita na siya ay ligtas at siya ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Bakit? Pinag-aralan natin yan. You will know them by their fruits. Yung love, may concern, may mercy. Diba? Umaabot sa nangangailangan. Yan yung sinabi. Kaya pala, ultimately, how one treats them will reveal whether or not one is saved. Bakit? You will know them by their fruits. Kasi paano malalamang ikaw? Ay sabi no, come, diba? Come, you that are blessed by my Father. Kayo na mga pinagpala ng aking Ama. Kapatid, mapapatunayan ikaw ay tunay na pinagpala kapag ikaw ay pagpapala sa iba. Dapat may bunga. Hindi mo pwedeng sasabihin, I'm blessed, pero hindi ka blessing. So yun ang katpatunayan. Kaya dito, yun po ang isa magpapatunay. Next, the judgment referred to occurs at the great white throne at the end of the age, Revelations 20:11-15. Basahin nyo lang sa bahay. So yung tong judgment na magaganap na ito ay sa white throne judgment kung saan ihihiwalay ng Diyos ang kambing sa tupa. Darating po yung time na yon at ganito niya i-judge ang tao. Nung nagutom ako, pinakain mo ko. Nung nauhaw ako, pinainom mo ko. Nung ako'y nabilanggo, pinuntahan mo ko. Nung nagkasakit ako, dinalaw mo ko. At nung ako'y walang madabitan, binigyan mo ko ng maisusuot. Ang sabi doon, anong pinapakita doon? Mayroong bunga ang pagiging tupa o pagiging Kristiyano o pagiging anak ng Diyos. Dapat may nakikitang bunga. Hindi sinasabi ng Diyos dito na tutulong ka, kailangan kapag marami ka. Hindi sinabi. Ang sinabi doon, hindi kailangan ikaw. Hindi sinabi dito na kailangan ambasihan, kailangan mayamang-mayamang para makatulong. Ang gusto lang ng pakita dito sa atin ng Diyos, kumakalinga tayo sa mga taong nangangailangan. Paanong pagkalinga? Ito, tuloy po natin. Its purpose, sabi doon,
will be determined who will be allowed to enter the eternal kingdom of the saved and who will be consigned to eternal punishment in hell. Diba? The basis for judgment will be whether love is shown to God's people. So the basis of judgment will be whether love is shown to God's people. Kasi sabi ni Lord, gumawa ka ng mabuti sa mga tao sa paligid mo, lalong higit sa mga kasama mo sa pananampalataya. Amen. So ang sabi ito, tuloy po natin. Basahin po natin uli yung 34 to 40. Ang sabi doon sa binasa natin, ulitin natin. Sabi ni Lord, at sasabi ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kahit manirahan sa kahariang inianda para sa inyo mula pa ng likay ng sanlibutan, sapat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauwa at inyong pinainom, ako'y sandayo at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Bakit po ganito ang judgment? Kasi ang sabi ng Biblia, sa mga huling araw, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sa mga huling araw, magiging makasarili ang tao. Kaya kapatid, ang mga may relasyon sa Diyos, hindi nagsasawang gumawa ng mabuti. Ang mga may tamang relasyon sa Diyos, hindi nanghihinayang gumawa ng mabuti. Ang mga merong relasyon sa Panginoon, naniniwala tayo, the more na may pandemic, the more na may problema ang mundo, the more na tayo ay merong dumadaan sa problema, lalo mong ipakita sa Diyos na ikaw ay kayang magbigay ng pagmamahal sa ating mga kapatid. Hindi kailangang malaki, pero gusto ng Diyos, huwag kang mawawalan ng desire na gumawa ng mabuti. Dahil manlalamig ang pag-ibig ng marami sa mga huling araw. Ang tao'y magiging makasarili. Pero ang mga Kristiyano at may Espiritu Santo, marunong magmahal, mananatili ang paggawa ng mabuti. Dahil ang motibo natin, hindi para magpasikat. Ang motibo natin, maliit man, pag ginawa mo para sa Diyos, lumalaki yan. Hindi kailangan payabangan na malaki ang nagawa mo. Sabi ng Diyos, sa harapan ng Diyos, ang sukatan puso, hindi laki ng itinutulong. Puso ang sukatan ng Panginoon. Mamaya po, maririnig po natin yan. Habi doon, rewards in the kingdom of heaven are given to those who serve without thought of reward. Paano magkakaroon ng reward? Paano ka mapapasama sa mga tupang ito? Yun daw, rewards in the kingdom of heaven are given to those who serve without thought of reward. Paano? Wag masayang. Kapag ikay gagawa para sa Diyos, wag kang mag-isip na ire-reward ka. Paggagawa ka, lahat ng bagay na gagawin mo, tinuro ko sa inyo, gawin nyo hindi sa tao, gawin nyo para sa Diyos. Bakit? Sayang ang paglilingkod, sayang ang mabuting ginagawa, sayang ang pananalangin sa iba, hindi lang ito material na bagay, sayang ang ginagawa natin. Kaya lagi tinuturuan tayo ni Lord, mula pag nalaman mo to, lahat ng gagawin mo, paglilingkod sa church, paglilingkod sa asawa, paglilingkod sa anak, paglilingkod sa kapitbahay, paglilingkod sa kaibigan, pagbibigay ng tulong, pananalangin mo, pagbabasa mo ng Biblia, lahat ng ginagawa mo, gawin mo for the glory of God. Kumain ka, uminom ka, mag-glorify ang Diyos. At gawin mo, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. So bakit po na-determine ito? Bakit? Kasi ito yung mga taong gumagawa pero hindi naghahangad ng reward. Ang iniisip nila, ginagawa nila para sa Diyos. Ang iniisip nila, gusto ko mag-glorify ang Diyos sa buhay ko. Hindi para magpa-impress sa tao. Hindi para mag-sumipsip sa tao. Hindi para magustuhan ng tao. Dapat ang motibo, laging para sa Diyos at laging para mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Nakikinig ka? Gawin mo para kay Lord. Hindi para kay Pastora Janet. Nandiyan ka, nananalangin ka, ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, Lord, para ito sa iyo. Kaya ako lagi nandito sa Bed of Promises, laging nanonood, dahil mahal kita, mahal ko ang salita mo, ito'y para sa iyo. Amen? Ako, ba't ako nangangaral dito? Hindi para sa inyo. Lagi mong sinasabi, ang Bed of Promises, ministry ni Lord, lahat ng ministry pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi yan ministry ng tao, ministry ng Diyos yan. Kaya maging mabuting katiwala tayo. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin para sa Diyos. Amen. Maski po yung natin, ginagawa natin sa ating mga mahal sa buhay. At ang sabi doon, there is no hint of merit here, for God gives out of grace, not debt. Sabi doon, ang reward on earth,
sowing and reaping. Alam niyo po ba, ang earth may reward. Paano yung mga walang relasyon sa Diyos? Diba? Pinagpapala din sila eh. Nakakatanggap din sila ng blessing. Galing din ba yung kay Lord? Kasi ang law ng earth, sowing and reaping. Kahit hindi ka Kristiyano, kahit hindi ka mananampalataya, kahit wala kang relasyon, kahit yung ang ano, kahit yung ang judge na masama ang ugali dito, gumawa ng mabuti eh. Diba? Sige na nga, nakukulitan ako rito. Sige na nga, ibigay mo na nga yung gusto niya. Alam mo, may mga taong gumagawa rin ng mabuti. Ang nagkakatalo niyan, kanino mo ginagawa? Para kanino? Nagkakatalo, motibo. Nagkakatalo, ano ang dahilan mo? Nagkakatalo, sino gusto mo mag-glorify? Kasi pwedeng gumawa ng mabuti, sino, kanino, para kanino? Para kay Lord o para sa sarili mo? Ano motibo mo? Makilala ka? Ano motibo mo? Doon nagkakatalo. Pero ang mga walang relasyon sa Diyos, gumagawa rin na mabuti yan. Eh bakit? Kaya sila pinagpapala. Bakit? Kasi may prinsipyo si Lord. What you sow, you will reap. So kahit hindi ka, wala kang relasyon kay Lord, pag nagtatanim ka ng mabuti, aani ka. Pero wala kang reward kay Lord kasi ginawa mo para sa sarili mo, mali ang motibo mo, may pag-ani pa rin, gumawa ka ng mabuti. Pero walang reward kay Lord. Sowing and reaping. Kaya siya pinagpapala, may itinanim eh. Yun ang utos ni Lord. Magtanim ka, aani ka. O nagtanim siya, aani siya. Pero tayong mga Kristiyano, pag gumawa tayo para kay Lord, motibo natin para kay Lord, mag-glorify ang Diyos, meron ka ng reaping, ibabalik na sa iyong ginawa mong mabuti, may reward ka pa kay Lord. Bakit? Kasi kay Lord mo ginawa, gusto mo mag-glorify ang Lord. Pagharap mo sa Diyos, may reward ka pa. Yan yung sinasabi. Kaya nga, di ba, ang mga Kristiyano ay iba ang ating prinsipyo, iba yung ating motibo bakit natin ginagawa. Reward in heaven by grace, doing it for the Lord. Biyaya kasi ni Lord yung mga bagay na natin, kasi ina-acknowledge natin, Lord, kaya ako nakakagawa ng mabuti dahil sa'yo. Lord, kaya ako ito nagagawa dahil sa'yo. Dahil ina-acknowledge natin by grace. At tayo, mga Kristiyano, dumating man yung time, gumawa tayo ng mabuti, iniisip natin kay Lord natin ginagawa. Kaya tayo, mga may relasyon sa Diyos, gumawa ka na hindi ka nag-expect na gagantihan ka. Yun ang gusto ng Diyos na paggawa. Naintindihan po natin. O tuloy po natin. Sabi sa verse 34, sa NIV, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my father, take your inheritance. O diba? Ginamit sa NIV, inheritance. You, ang sabi doon, the kingdom prepared for you since the creation of the world, sabi doon. Kayamanan, okay. Sabi doon, list of these brothers of mine, binanggit doon, to whom does Jesus refer? The principal views are, sino ba ang tinutukoy ng Diyos? Sabi doon, ang ginawa mo, di ba? Sabi po doon sa English eh. Tinanong niya, the righteous will then answer him, when Lord did we ever see you hungry and feed you or thirsty and give you a drink? When did we ever see you a stranger and welcome you in our homes? Or naked and clothed you? When did we ever see you sick or in prison and visit you? The king will reply, I tell you, whenever you did this for one of the least important of these followers of mine, you did it to me. Pinakaaba na followers of mine sa akin mo ginagawa. Sino ba tinutukoy doon? Dito po tinutukoy, una, all who are hungry, thirsty, poor, needy, or otherwise distressed, suffering from anxiety, sorrow, or pain. Lahat ng taong may pangangailangan. Pag sa kanya mo ginawa, ginagawa mo raw sa Diyos. Kanino pa? Apostles and other Christian missionaries. Kasi sabi niya, di ba? List of my, ano sabi niya? List of these, sabi doon, least important of these followers. Eh, ang disciple, follower din ni Jesus yan eh. So, pwede rin sa disciple, the 12 disciples or other Christian missionaries. Sa panahon natin, wala nang 12 disciples, lahat ng mga alagad ng Diyos. Sabi doon, the Jews mentioned in the first interpretation, the brothers of mine, kay Jesus disciples, God's people, pwede sa unbeliever, pwede sa hindi mananampalataya, pwede rin sa mga kapwa mo mananampalataya, at pwede rin sa mga needy, nangangailangan. So, lahat pwede mong gawan ng mabuti. Yun ang least followers of mine. Sabi kasi sa Matthew 10:42, ang tumatanggap sa inyo, basahin po natin, Matthew 10:42,
Ito po yung sabi dito, paano, bakit po, Pastora, iba-iba yung list of followers? Maunawaan nyo dito. Matthew 10:42. Oh, kaya nyo maintindihan yan, sabi doon. Oh, makinig. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, sabi ni Jesus. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta ay dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil siya ay matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa matuwid. At ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig, sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. So kapatid, yung list of followers, marami. Pero kung sino yung binigyan mo, yun yung gantimpalang tatanggapin mo. Binigay mo sa list of followers, may gantimpala. Binigay mo sa propeta, yung gantimpala para sa propeta, yun ang tatanggapin mo. Binigay mo sa lingkod ng Diyos, yung gantimpala para sa lingkod ng Diyos, yun ang tatanggapin mo. Naintindihan po natin yun ang sabi ng Panginoong Yesus eh. Kaya ituloy po natin. Kaya sabi doon, ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. So kung kanino mo ginawa, yun yung gantimpalang tatanggapin mo. Dito sa lupa. Pero pag ginawa mo sa propeta, pero sa Diyos mo ginagawa, hindi sa Kanya, ginawa mo sa propeta, pero ginagawa mo ng may pag-ibig, ginawa mo sa propeta, pero ginagawa mo para mag-glorify ang Diyos, may gantimpala ka sa lupa para sa propetang pinagpala mo, pagdating mo sa langit, mayroon kang gantimpala mula sa Diyos. Naintindihan po natin. So, ganun po yun. Kaya sabi po, magtatapos po tayo ito. So, paano po yun? Kaya gusto ko, huwag niyo po sana ako ma-misinterpret. Iniisip ko nga, Lord, ako ba ang may karapatang mangaral nito? Dahil baka magiging self-service? O mamali ang motibo? O ako ba ang may karapatang lalong mangaral nito? Dahil ako ay pastor din? Kasi bukas po, sineselebrate ang Pastor's Appreciation. Actually, buong month of October yan. Pero, yan ay bukas po. Nakalagay sa ano, sa world ano, October 11, Pastor's Appreciation. So doon po natin, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi ko ito yung pagdating dito sa atin ng Panginoon. Sabi sa 1 Timothy 5:17, the elders who do good work as leaders should be considered worthy of receiving double pay, especially those who work hard at preaching and teaching. Sabi ng Biblia, ang naglilingkod, na, ang naglilingkod ng masigasig sa iglesia as leaders, basahin na nga lang natin para huwag akong magkamali. 1 Timothy 5:17. Okay, ang sabi po dyan, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay, mamahala, lalo na yung nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Pero don't get me wrong, pa-e-explain ko po yan sa inyo. Sabi doon, double pay. So kung tutusin, bilang binanggit ng Diyos dito, bilang mga ngaral, may karapatan. Pero tingnan natin anong paalala ng Diyos. Dahil yung karapatan na yon dapat hindi rin inaabuso. Balance. Naintindi natin? Kung titingnan, may karapatan ng nangangaral. Double pay, sabi. Double ano honor ang ibibigay. Higit sa nangangaral ng salita ng Diyos. Pero, minsan nami-misinterpret po ito. Ang sabi po sa Galatians 6:6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. So, kung tutusin, may karapatan, sabi ng Diyos, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Pero, minsan, hindi po yan nababalance. Tingnan po natin, ito po ang huling verse na babasahin ko, 1 Corinthians 9:8 to 15. Dito po tayo magtatapos. Anong paalala ng Diyos? Sabi niya, ang sinasabi ko'y hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Iyan din ang sinasabi ng kautusan. Nasasad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Talaga bang baka lamang ang inaalala ng Diyos? Hindi. Tayo ang tinutukoy niya.
Dahil sa atin kaya ito nasulat, sapagat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kaparte siya sa aanihin. Nagasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami, sabi ni Apostol Pablo. Gayunman, hindi namin ginamit ang karapatang ito, hindi pwedeng abusuhin. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan din paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral na mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Tuloy natin, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito, sabi ni Pablo. At hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan niyo ako ng tulong. Hindi niya sinabi para bigyan niyo siya ng tulong. Iibigin ko pa ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Tungkulin po naming ipangaral ang mabuting balita. Ngayon, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Kung ginagawa ang pangangaral dahil sa aking sarili, may gantimpala akong hihintayin mula sa inyo. Bakit? Nagpapagod ako ha. Bakit? Kailangan ganito ha. I-bless niyo ako. Bakit ganito? Hihintingi ka na. Mag-e-expect ka na may ibabalik sa'yo. Pero sabi na po si Pablo, pero kung ito ay gagampanan, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin pagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Anong gusto ko ipakita nito sa atin? Kapatid, kung paanong kayo gagawa ng mabuti para kay Lord, mag-glorify ang Diyos, para ang Diyos ay ang ginagawa mo hindi sa tao, para sa Diyos. Kasi yun ang utos ng Diyos. Ganun din kami. Nangangaral kami hindi para sa inyo, para sa Diyos. Nangangaral kami para mag-glorify ang Diyos. Nangangaral kami hindi para sa tao, kundi para sa Diyos, para gampanan ang aming tungkulin. Ngayon, hindi kami dapat mag-expect ng bayad. Yung mga bagay na gusto nyo, binibigay nyo sa amin, love, gift, bunga ng pagmamahal nyo sa mga lingkod ng Diyos. Hindi para ipagmalaki, hindi para sumipsip, hindi para mag-ano dun sa lingkod ng Diyos. Kung yan ang ginagawa nyo, mali ang motibo. Kaya bukas appreciation month ng mga pastor, hindi kailangan laging material. Pwedeng sulat, pwedeng text, pwedeng message. O, kung kayo ay kung ano hinihipo ng Diyos sa puso nyo, bakit? Panahon para pangaralan ang mga lingkod ng Diyos, parangalan. Pero kapatid, gawin mo para sa Diyos, hindi para sa tao. Gawin mo para mag-glorify ang Diyos, hindi para mag-glorify ang tao sa'yo. Tinatama po tayo ng Panginoon. Hindi para sa pastor, gawin mo para sa Diyos. Ngayon, hindi lang material, maraming paraan para parangalan. Sabi ni Apostol Pablo, kung tatanggap kami, mag-e-expect kami sa inyo, bayad ang hinihintay namin. Kapatid, higit pag ang Diyos ang nagbayad. Alam mo ba, nabe-bless ako kay Lord. Di ko alam ba't ito pinangaral para sa mga kapwa ko lingkod. Kasi ako po, nagtatrabaho po ako eh. Nagpe-pray nga ako, gusto ko mag-full time kasi sa dami ng trabaho. Isang pagod. Mahirap magturo sa public. Dalawang church ang hawak. Tatlo pa nga, Las Piñas District, Mother Earth, at saka CLCP. Pero ba't ako nagtatrabaho? Dahil ayokong iasa yung pangangailangan namin. Dahil alam ko ang Diyos ang kayang mag-provide. Kapatid, huwag mamali yung motibo natin. Sayang eh. Sayang ang paglilingkod pag para lang sa tao. Sayang ang mabubuting bagay na ginagawa natin pag para lang sa tao.
Pero ako, blessed po ako kasi maraming taong nagmamahal kasi pinakita ng Diyos sa akin. Kahit pagod kaming mag-asawa. Pero pinakita ng Diyos sa akin, hindi niya ako pinagkulang. Maraming taong nagmamahal sa amin. Kasi alam ng Diyos, hindi ako sumasandal, hindi ako humihingi ng bayad. Alam niyo ng mga ibang kasama namin nung nagsisimula kami sa ministry, halos lahat. Kasi noon, kung babalikan ko yun, ngayon umaani na po kami kung babalikan ko dati. Alam niyo ni Sister Babe Madrid, halos minsan pagkain pag Sunday service, alam niyo ni Sister Babes. Pero hindi po para sa tao. Alam ko dumating ako sa time na yun, may pangangailangan. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho dahil ayoko sumandal sa tao. Dahil sa pangangailangan. Pero nagte-thank you, okay, Lord, sa mga taong nagmamahal. Hindi madaling maglingkod. Pero ayaw naming masira yung paglilingkod. Baka mali ang motibo. Ayoko masayang yung paglilingkod ko. Pero blessed po kami. Kasi sa mga manggagawang binigay ng Diyos sa amin, lalo din sa CGM Mother Earth, hindi ko sila itinataas, pero mapagmahal sila sa pastor, ang Christ Life Church Philippines. Hindi ko iisa-isain, pero mapagmahal sila sa pastor. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, masarap maglingkod pag may manggagawang katulad nyo. Kaya kahit anong hirap, kahit anong sakripisyo, ginagampanan ng tungkulin. Hindi madali. Magturo sa public at magpastor, hindi madali, pero ba't sinisikap? Kasi ayoko na lahat ng bagay ang maging motibo kung bayaran yung ginagawa ko. Hindi ko to ginagawa para sa inyo, sa Diyos. Ayoko masayang ang paglilingkod. Ngayon ang gusto ko ilagay sa puso nyo, ganun din. Paggagawa ka, magbe-bless ka ng lingkod mo, check your motive. Ayusin mo motibo mo, sayang. Gawin mo para sa Diyos, hindi para sa tao. Gawin mo para mag-glorify ang Diyos, hindi para mag-glorify yung lingkod. Matuwa sa'yo yung lingkod na pagpapalain mo. Huwag sa tao, sayang. Kaya sabi niya, come, promise niya, come, you that are blessed by my Father, come and possess the kingdom which has been prepared for you ever since the creation of the world. Kaya mapapalad po yung mga chapter po natin, may mga manggagawa talagang yung support nila sa mga lingkod ng Diyos. Sa district po natin, pagpatuloy niyo po yan, kaya lang itama po natin yung motibo para kay Lord, para mag-glorify ang Diyos. Gawin natin para kay Lord yung motibo ng puso para huwag masayang. Amen! So sa gabing ito, yan po yung mensahe natin bilang lingkod ng Diyos, bilang representative. Hindi madaling maging pastor. Kami mga pastor, bagamat mayroong mga close na nakakaunawa, hindi kami pwedeng mangutang kahit kanino. Sa mga nakakaunawa lang, pag may pangangailangan kami, pwede kami pumunta sa bahay nyo at sabihin namin yung pangangailangan namin. Magtataka kayo, bakit nangangaral ka na pinagpapala? Tapos ikaw ngayon, wala kang pagpapala? Hindi po kami pwedeng lumapit sa kanino man. Alam nyo, alam po yan. Ethics po yun ng pastor. Ang pastor may... Nag-aralan po namin sa Bible School. Ang pastor hindi po dapat nangihiram. Kaya nga dumating ako sa lundo ng buhay ko na sobrang pangangailangan, kailangan kong maghanap buhay. Kahit hindi ganun kadaling pagsabayin ang ministry at ang trabaho. Bakit? Kasi dumating yung time na bago kami nagsisimula ako sa ministry, nakita ko parang hindi ako nagiging magandang patotoo. Bakit? Kasi lumalapit ako sa tao which is dapat hindi. Hindi ka dapat nagpaparinig, hindi ka dapat humihingi. Dapat sa Diyos, mag-glorify ang Diyos. Kaya ka nangangaral tungkuling pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, huwag mong gamitin para sa personal mo. Yun ang utos ng Diyos sa atin, mag-glorify ang Diyos. Amen. Kaya po yun, kailangan magsakripisyo, maghanap buhay para lang maging tama ang paglilingkod, ang motibo sa paglilingkod. Magsakripisyong maghanap buhay, bakit? Habang naglilingkod, Panginoon, para ang matama ang puso sa paglilingkod. Kaya kapatid, sa gabing ito, marami tayong pastor. Kahit yung prayer nyo lang, sa gabing ito, i-encourage ko kayo. Ngayong gabi, pumili ka ng isang pastor na ipapanalangin mo. Lahat, everything sa patungo, hindi madaling maging pastor. Ethics ng pastor, ang pastor hindi pwedeng magtinda. Alukin ko kayo, tatanggihan niyo ako. Hindi niyo ako matatanggihan. Bakit? Pastor niyo ako, worker kita eh. Pero ethics po yan ng pastor. May mga ministerial ethics po. So sinisikap, hindi kami perpekto. Kung gusto niyo i-bless ang mga pastor niyo bukas, gawin niyo, pero kay Lord. Yung motibo may pag-ibig.
para mag-glorify ang Diyos, hindi para i-please ang pastor, para huwag masayang ang paglilingkod. Amen po? So lahat po yun. So tayo pong lahat ngayong gabi ay manalangin, sabi po ng Biblia. Tayo pong lahat ay umuko at papanalangin po natin yung ating mga kapwa-pastor kasi po yung mga pastor po nangangailangan ng higit ng panalangin. Kasi yan ang ginatinitira ng kaaway. Kung isa sa inyo, wala. Kung isa sa inyo dyan, listener. May mga listener dito, limang, hindi na nakakapakinig. Bakit? Merong mga sit, may dahilan. Magpapatuloy ang bed of promises. Kahit 10 lang ang matira, magpapatuloy ang bed of promises. Pero pag ako tinira ng kaaway, ako bumigay. Kami ni Pastor Jack bumigay. Magpapatuloy ang bed of promises? Titigil ang bed of promises. Bakit? Kasi kami ang tinitira ng kaaway. Pag kami bumigay, titigil. Pero kung ilan sa inyo ang bumigay, 10, 20, 30. Ngayon, ilan tayo? 100 plus. Ngayon, kung maging 10 lang tayo, patuloy ang bed of promises. Kahit isa na lang nakikinig, basta sabi ng Diyos, magpatuloy ka, magpapatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Nakatayo pa rin ang lingkod ng Diyos. Ginagamit pa rin ang Panginoon. Pinatatatag pa rin ang Diyos. Ang Diyos ang kalakasan namin. Pero kapag kami ang bumigay, kami ang inano ng kaaway, kami ang umayaw, kami ang sumuko, wala ng bed of promises. Kaya kung tinitira kayo, doble kami. Kasi higit sa amin ang paggamit ng Diyos. Pero magpapatuloy tayo dahil ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang ating dahilan. Hindi tao. Kaya nga dapat tama motibo. Kaya dapat tama ang ating iniisip. Gagawin mo ito para kay Lord. Gagawin mo ito para mag-glorify ang Diyos. Gagawin mo ito galing sa puso. Hindi lang para magpa-impress. Hindi lang para mag-please ng pastor o ng lingkod ng Diyos. Pag ganyan ang motibo natin, kapatid, darating ang araw, haharap tayo sa Lord. Welcome, my good and faithful servant. Welcome to the kingdom. I-welcome tayo ng Diyos. Amen? So sa ating paglilingkod, laging itama ang puso. Amen? Para huwag masayang. Kami din, kinokorek din po namin ang aming mga sarili. Tayo pong lahat ay manyuko at manalangin. Ayun, sa gabing ito, pinasasalamatan ka namin dahil kami na mga tupa, Panginoon, sang araw ihiwalay mo sa mga kambing. Kaya yung sakripisyo ng tupa, hindi nasasayang. Hindi madaling maging tupa. Hindi madaling sumunod. Hindi madaling lumayo sa mundo. Hindi madali, Panginoong, labanan ang kahinaan. Hindi madali, Lord, lumaban sa problema at pagsubok. Hindi madaling magpigil ng sarili. Hindi madali, Panginoong, ingatan ang aming mga patotoo. Hindi madaling maging Kristiyano. Pero, Lord, nagsisikap kami sa tulong mo, Panginoon. Dahil isang araw, ihihiwalay mo ang kambing sa tupa. Ayaw naming masayang ang paglilingkod. Ayaw naming masayang ang pagkatawag mo. Ayaw naming masayang, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay na gagawin namin, ikaw nagsabi, iinuman o kami kakain, gawin namin, ikaw ay maluwalhati sa aming buhay. Kaya Lord, ang paalala mo sa amin ngayon, bilang mga follower ng pastor, lahat ng bagay gagawin namin para sa iyo, hindi para sa pastor namin. Lahat ng bagay na paglilingkod gagawin namin, hindi para sa pastor namin, kundi para sa iyo. Lahat ng bibigay namin, la love gift, ibe-bless, Panginoon, sa mga lingkod ng Diyos, hindi para kay pastor, kundi para sa iyo, Lord God. May pag-ibig para mag-glorify ka, hindi para i-please si pastor. Lord, tinatama mo ang puso namin dahil ayaw mong masayang ang paglilingkod namin. Ayaw mong masayang ang mabubuting gawa. Ayaw mong masayang ang ginagawa namin pagpapagal sa iyong ubasan. Ayaw mong masayang, Panginoon, ang paglilingkod namin. Kaya sa gabing ito, inaayos mo po ang puso namin, Panginoon. At kaming mga lingkod mo, Panginoon, patuloy ko pong itinataas sa iyo si Pastor Frank Biato, Pastora Ana Villanueva, Pastor Greg Magpantay, Pastor June Humawan, Pastor Danny Tabangkura, Pastor Rudy Lagrason, Pastor Josie Kilingan, Pastora Vicky Dayo, Pastor Lito De Matera, Pastor Agri Bangalando, Pastor Romy Biray, Pastor Romy Paras, Pastor Edwin Mungkayo, Pastor Mix Di Guzman, Pastor Eugene Manalo, Pastor Donnie Kilingan, Pastor Rod Grumo, Pastora Yoli Serrano, Pastora Agnes Babas, Pastora Bina Musa, Pastora Edna Flores, Pastora Hilda Francia, Pastora Noemi Cruz, Pastora Neri Tabangkura, Pastora Juicy Matinong, Pastor Jojo Palisok, Pastor Elcelso Grueso, Pastora Emmy Eliseo, at kung meron man akong hindi nabanggit, Lord, tinatas namin sa iyong aming mga pastor, Pastor Jack and Pastora Janet. Hindi madaling maglingkod. Hindi madaling maging pastor.
Patatagin mo kami, Panginoon. Huwag, Panginoong, mahadlangan ang kaaway ang pagkatawag mo. Huwag mahadlangan ang paglilingkod. Patuloy mo kaming gamitin. Lord, ayusin mong motibo ng puso ng bawat isa. Huwag masayang ang paglilingkod, Panginoon. Hawakan mo kami't bantayan. Dalangin namin, Panginoon. Lagay mo sa puso namin na ikaw ang tumawag at nagtiwala sa amin. Huwag, Panginoon, masira yung tiwala mo. Dalangin namin, tulungan mo kami't patatagin sa aming mga kahinaan, sa mga personal motibo, Panginoon, sa mga bagay na meron kami na hindi mo kinalulugdan. Humihingi po kami ng tawad sa iyo, Lord God. At dalangin namin, Ama, ikaw ang patuloy na makita sa aming buhay. Patuloy mong gamitin ang mga pastor ng CGM, Panginoon, upang patuloy na maging matatag. Datnan mong tapat na naglilingkod sa iyo. Binabago mo from glory to glory. Maging tapat sa tungkulin. Gampanan ang aming tungkulin ayon sa iyong kalooban. Na ang lahat ng ginagawa ng mga pastor para sa iyo, Lord. Lahat ng ginagawa ng pastor para mag-glorify ka. Lahat ng ginagawa pa ng pastor pa yung parigan, hindi sa tao kundi para sa iyo. Lord, baguhin mo po ang aming mga puso. Ayusin mo po ang mga puso ng mga pastor upang patuloy na dumating ang isang araw humarap kami sa iyo, Panginoong God. Kami, Panginoon, ay patuloy na i-welcome mo, na igaging tapat kami sa tungkuling pinagkatiwala mo sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, salamat sa pagtitiwala at pagtawag mo sa amin bilang mga pastor. At sa gabing ito, pinasasalamatan ka namin sa mga manggagawa, miyembro, na patuloy na nagmamahal sa iyong mga lingkod. Salamat po sa kanilang mga buhay. Hindi po namin mababanggit ang kanilang pangalan, pero kilala mo sila, Panginoon. Lahat ng sumusuporta, nagmamahal sa mga pastor, nananalangin sa mga pastor, gumagabay, nag-ianak. Patuloy, Panginoon, na umaalalay sa mga pastor, naglilingkod sa mga pastor. Lord, lahat, Panginoon, ng mga manggagawa at miyembro na patuloy, Panginoon, sumusuporta sa iyong mga lingkod. Ikaw ang magpala sa kanila. Kilala mo sila. Ikaw na nga po, isang basong malamig na tubig ang ibigay sa taong yun dahil siya'y alagad mo. Ang taong yun ay pagpapalain mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Ama, dinideklara ko ang pagpapala sa bawat pamilya, bawat tahanan ng mga manggagawa, miyembro, Panginoon, na patuloy na sumusuporta sa pastor, sa panalangin, sa pinansyal, Panginoon, sa pagiging kaibigan, Panginoon, sa pag-alali, Panginoon, sa mga bagay na pagsuporta, Lord God, sa lahat ng bagay, Panginoon. Pagpalain mo sila, Ama. Hindi namin sila magagantihan, pero nagtitiwala kami, hindi ka sinungaling. Pagpapalain mo ang mga taong nagpapala sa iyong mga lingkod, Father God. Salamat po, Ama, sa gabing ito, na tunay nga, ang gawain ito hindi gawain ng tao. Lahat ang ginagawa namin para sa iyo, Lord God. Lahat ang ginagawa namin para mag-glorify ka. Lahat ang ginagawa namin na may pag-ibig upang huwag masayang, para pagdating ng araw, i-welcome mo kami, Panginoon, at makasama mo sa kahariang hinihanda mo sa amin bago panilika ang sanlibutan. Marami pong salamat. Pagpalay mo pang bawat isa. Salamat, Panginoon. Happy Pastors Day, Panginoon, sa mga pastor, Panginoon, na tinawag mo at patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal ng mga miyembro. Salamat sa pagmamahal ng mga manggagawa, Panginoon, sa chapter, sa district, Panginoon, at sa lahat, Lord. Salamat sa pagmamahal nila. Sa iyo po ang papulit pa sa salamat sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. So sa gabing ito, ha, bago ka matulog, pumili ka ng pastor na ibe-bless mo sa panalangin. Yan ang unang-unang magandang appreciation sa pastor. Maipanalangin mo. Kailangan namin ang panalangin nyo. Pumili ka kung ilan yung kaya mo ipanalangin. Basta bago ka matulog, mag-pray ka ng pastor na gusto mong pagpalain ng Panginoon, patatagin ni Lord lahat all about sa buhay niya. Ay patuloy mong ipanalangin. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa Lunes po. O yung mga may birthday po pala. Sa Lunes po, magpe-pray po ako sa mga may birthday. So, yung may birthday today, si Jade Evangelista at si Francisco Balagtas. I declare long life and good health sa pangalan ni Jesus. Sa Monday to, magpe-pray po tayo ng mga may birthday. At mag-message po kayo sa akin para maisama ko po sa October celebrant po. So, happy birthday kay Jade Evangelista at Francisco Balagtas. Pagpalain ka ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po! My life a living sacrifice.
reach that place, how little I